12 taong OFW sa Taiwan si Nelia. Natigil ito matapos maging translator siya sa isang pogo. Huminto na rin sa pag-OFW sa Saudi ang driver na si Nasruddin na magtrabaho rin siya sa pogo. Bukod anila sa mas mataas ang sahod, nakakasama pa nila ang kanilang pamilya. Being single mom, ako po yung source of income ng dalawa kong anak. Nalulungkot ako kasi paano yung isa kong anak na hindi pag-graduate ng college? Actually, napag-graduate ko po yung panganay ko. Nagtatrabaho na po ako sa Pogo. Eh ngayon po, currently, second year college po yung bunso ko, yung youngest. So nalungkot po ako bilang single mom. Kung mawawala yung Pogo, so paano po ako, saan ko po kukunin yung isusupport ko po sa anak ko? Siyempre, nakakalungkot. Kasi babalik na naman po kami ng ibang bansa. Sa amin po mga mababalang ang pinag-aralan, wala nang ibang tatakbuhan kundi ibang bansa. Kabilang si Nelia at Nasruddin sa mga Pilipinong empleyado ng mga Pogo. Sa isang press con, ipinahiyag ng Association of Service Providers and Pogos na bukod sa mababawasan ang kita ng gobyerno mula sa buwis, na problema ang mga maiiwang manggagawang Pinoy kapag tinuloy ng pamahalaan na ipasara ang lahat ng mga ito. There are more than 23,000 Filipinos who will lose decent and well-paying jobs if the government will shut down legitimate POGOs and their service providers. Hindi lang yung aspeto ng kanilang livelihood, pero yung sinusuportahan nila, diba? Yung kanilang pamilya. Iginit din ng grupo na dapat hindi madamay ang mga legal na pogo at yun lamang mga illegal at nasasangkot sa kidnapping, trafficking, extortion at iba pang krimen ang ipasara ng gobyerno. We are talking of social ills. Okay? These social ills are not only exclusive in the industry. These crimes are only prevalent in the pogo industry. These are social ills that the government should address. Bukas naman ang Department of Justice na makipag-usap sa grupo para matugunan ang mga isyu sa ilang pogo. We do welcome their statement. We do want to work with them to crack down on the illegal pogos. But as to whether or not to ban the industry completely, kailangan ho natin tanungin si President BBM. And it's also going to be a policy that will be legislated into law by Congress. Samantala, patuloy umano ang verification process ng Bureau of Immigration at Chinese Embassy sa pagpapadeport ng halos 400 manggagawa ng mga illegal na pogo. Nico Bawa, ABS-CBN News.